Okay, Rain or Shine at saka SMB. So, ito yung second match, no? Yung first game nila is buzzer beater by Junmar. Panalo na sila by 4 free throws ni Felix Lametti, pero naka-buzzer beater ito si Junmar dahil nagpabaya sila sa depensa. Hinayaan nilang maitira ni Junmar yung bola, thinking that they've already won. But this game, learning their lesson, they limit kung sino yung tumalo sa kanila. I mean, yung weakness ng San Miguel is primarily speed. Walang masyadong mabilis na player ang San Miguel. At aminin na natin na ang Rain or Shine ay mas bata kaysa sa San Miguel. Iilan lang ang veterano. No, iilan lang ang veterano nitong Rain or Shine. Ikumpara mo sa San Miguel na konti lang ang rookie. Si Kit Jimenez lang ata rookie dito. Halos lahat veterano. So, bilis ang ginamit ng Rain or Shine. At pag sinabi natin bilis, yun ang weakness ni Junmar Fajardo. At saka hindi na rin bumabata itong si Junmar Fajardo. So, ibig sabihin, kung ikukumpara mo yung si Aaron Fuller kay Junmar, mas mabilis talaga itong si Aaron Fuller. So lahat ng atake ni Aaron Fuller is from the outside. Hindi siya pumoposta. Tingnan niyo pag ano siya, reverse pivot. After niya mag-reverse pivot, sina-challenge niya yung lateral movement ni Junmar. Yun yun, nalimitahan si Junmar dahil sa depensa ni Aaron Fuller. Kawawa nga to si Aaron Fuller kasi mabigat si Junmar Fajardo. Nakakapagod yun, tsaka masakit sa katawan yun, sa totoo lang. But one glaring thing, umiscore ito si CJ Perez ng 25 or 26 points. Pero dahil ang San Miguel ay walang player na kasing bilis ni CJ Perez, anong ginagawa nila kay CJ Perez pagdating sa depensa? Graduate. 6 fouls ito si CJ Perez. So kahit maganda yung laro niya, defensively, nahihirapan siya dahil sa ang bilis nitong Rain or Shine. Mabilis na si CJ. Pero ibig ko sabihin, pag niratrat siya ng Rain, nasa opensa yung Rain or Shine, inaatake siya ng Rain or Shine, knowing na aggressive dumipensa itong si CJ. So ano ibig sabihin? Hindi na pakinabangan si CJ sa endgame. Pag sinabi mong wala si CJ Perez sa endgame, walang pwedeng mag-take over ng kanilang ano. Yan ang nadadala ni CJ Perez eh, on and on isolation play. Pag pwede kang mag-decide ng last second na tira na pwede mong puntahan si CJ Perez, one, he can hit the 4, he can hit the 3. He can be fouled and be taking 1 or 2 free throws. Yun yung nadadala niya na hindi nagagawa na endgame kasi nga graduate na siya. Okay? Maganda laro nung nila Terrence, nung Jordan Adams, pero mabilis itong Rain or Shine. Kaya nga siguro nagkaroon ng tightness muscle tightness ito si Jordan Adams eh, kasi umi-score na siya. Pero grabe yung trabaho sa depensa kasi ang bilis ng Rain or Shine. Pag nakascore ka, nakashoot ka, balik agad. Eh, siyempre, mas bata yun. Kasama na si Aaron Fuller, tumatakbo. So, anong gagawin mo? Pagod siya. And eventually, pag napapagod ka, nagtatight yung mga muscles mo. Sana nga, hindi na injured itong si Jordan Adams na maganda ang nilalaro for SMB. So, ganun lang yun. No? Inilabas lang ng Rain or Shine yung weakness ng San Miguel, which is speed. Kasi tingnan nyo, di ba, hindi kayang habulin ni Vic Manuel yung Lametti, yung Karakot, hindi niya kayang habulin yun, even si Asistio. Ebe si Asistio is a shooter. Hindi niya pag
pag pinadrive mo naman si, ano ba, si Anton Asisto, pag pinadrive mo siya, iiwan ka naman. Pag si Big Manuel yung recovery mo, iiwanan ka talaga. Masyadong mabilis yung gwardiya ng Rain or Shine para ka sa mga kagaya ni Big Manuel. Diba? So, yun lang po.